waiting day. As always, because God is good, diba? As you see, mga kasingle, ayan, lahat ng mga bata, because it's still early in the morning. So, ang gagawin natin is magkukwentuhan muna tayo. I would like to do a short tour. Ayan. As you see here, guys, maraming mga, ano, maraming mga modules, diba? Ayan, mga modules. Yung mga modules na yan, guys, it's a preparation for the next school year, 2022-2023. Yan. So, hindi pa natatapos ang school year, piniprepare na namin yung gagamitin ng mga bata para sa susunod na school year. O, diba? Sobrang advanced, diba? Kasi, ganun nga, ayaw natin na nagra-rush tayo. So, kaya, we make sure that all things are ready before the opening of the classes. So, pasyal ko kayo sa room ng aking co-teacher. So, ayan, siya rin, nagpe-prepare na rin siya ng mga modules. Nire-ready na rin niya at, ayan, ilagyan niya ng mga ganito para hindi magkahiwa-hiwalay. Ayan. Teacher, stress ka ba? Hindi. Why? Napawal. Kasi? I enjoy. Yes. You enjoy. Ano yun i-enjoy mo, teacher? Yes, pag-aayos. Pag-aayos. Pag-aayos ng mga modules. Yan. Ini-enjoy daw ni teacher yung pag-aayos ng kanyang mga modules. Hello, mga kasimple. Good morning. It's another too early today here in school. Maga-maga akong pumasok kasi para makapasok ako sa LIS. Yung form na dapat naming i-accomplish before the end of the school year. Our job as a teacher is not about perfection that matters. It's about the, ano nga, yun, dedication, yun, di ba? Yung kahit na, wala naman kasi mahirap trabaho, di mahirap, di ba? It's just a matter of yung kung paano mo siya dalhin sa sarili mo. Okay, so anyway, guys, this morning, our video is all about stress and depression. Okay, yan. Stress and depression is not a joke. It is a serious matter that we need to deal with. Yan. So, yung mga taong nakapaligid sa atin, we need them. We need them to understand us. Diba? Okay, so, habang nakikipagkwentuhan ako sa inyo, kailangan kong ginagawa din yung work ko. Kailangan ko yung larugabista ng aking salamin. Asan na kaya yung salamin ko? Yan. Hindi ako makakapagtrabaho ng maayos kung wala akong larugabista. By the way, hindi pa ako nakapag-almusal yan ng mga kasimple. Gusto ko lang talaga siyang tapusin. Yan. Gusto ko lang talaga siyang tapusin. Kasi kapag marami nang gumagamit sa ano sa connection, humihina. So yan, kaya kailangan yung technique is kung gusto mo agad makatapos sa work mo, maaga kang dumating. Since na computer related ito, kailangan talaga natin ng malakas na ano, signal. May co-teacher yesterday, sinabi ko, teacher, stress ka ba? Ang sabi niya, hindi. Ang sabi ko, why? Sabi niya, kasi she loves her work. She loves what she is doing. Meron siyang point doon, di ba? Siguro nga, hindi mo mararamdaman yung stress or yung bigat ng mga trabaho or you love what you're doing. Pero hindi tayo kanya-kanya ng weight. Hindi tayo pare-parehas ng kakayahan sa pagbubuhat ng mga bagay-bagay, diba? May mga tao na madali silang ma-stress. May mga tao na madali silang ma-depress. Lalo-lalo na kung di nila na-accomplish yung mga dapat na minimit din nila na ma-accomplish, diba?
Pero yung mga ugat ng depression na yun, alam niyo ba mga kasimple? Most of the time, yung bunga ng depression or yung cause ng depression natin is yung pagpili natin ng mga maling tao na na maging part ng ating buhay, di ba? Sometimes naman, yung depression is dahil dun sa hindi mo na-meet yung mga expectations mo, di ba? Hindi sila nag-go in a way na you're expecting them to come up with. Meron din naman na nadidepress sa katawan nila, sa health nila, diba? May mga taong nadidepress sa studies nila, mga nadidepress sa pagtuturo or sa ibang klase ng work nila. Meron din taong nadidepress dahil sa karir nila, diba? Iba't ibang klase ng depression. And there are so many out there at the dark corner weeping. Alam niyo mga kasimple, I've been there. Nakarating ako doon sa point na ganun. Paano ako naka-cope up? Hindi madali. Kinakailangan talaga na masusing understanding at pagpasensya nyo ha, habang nakikipagkwentuhan ako, nakaharap ako sa laptop. Kailangan talaga na masusik pang-unawa, no, at suporta ng mga tao na kapaligid sa'yo, mga mahal mo sa buhay. Kailangan nyo naiintindihan kanila. Hindi sila magja-judge sa'yo, gano'n. Nabanggit ko na I've been there, this is depression na tinatawag. Pero alam niyo ba kung paano ako naka-cope up doon? Sumali ako, nag-try ako na una, manunood muna ng Zumba. Isa yun sa mga isa yun kasi sa mga fear ko yung mag-perform sa harap ng mga tao. Kasi hindi talaga ako introvert talaga din ako. But anyway, I will just continue later para mas masarap yung kwentuhan pag nag-aalmusal ako. Tutuloy ko lang muna itong work ko. Guys, maagang nagsimula, maagang natapos. I thanks God. God is good. Malakas yung yung signal, kaya natapos ko na yung LIS ko. Time to palabok time! Palabok na tayo. Kain na. Eat tayo, guys. Hey, mga kasimple, good morning. Wala pa pong mga bata. So, it's still early and I still have the time to makipagkwentuhan. Ay, kakaiba talaga yung spirit ng Friday. Thanks God, it's Friday. Kakaiba yung saya kapag Friday. Nararamdaman niyo ba yun, mga kasimple? Knowing na Friday, natapos na naman yung buong isang linggo na mapayapa. Achievement, diba? Achievement yung matapos mo yung isang week na walang sakit, na nakaraos ka sa lahat ng mga gawain, diba? Tapos, so, ayan. At umusok-usok pa yung kape natin. Ayan. Dito ko na rin hahaluin. Alam nyo, tinatawan-tawanan ko lang. Kasi ganun naman dapat talaga, no. Ang daming mga gagawin talaga. Lalo na kapag patapos na yung school year, maraming gagawin talaga. Okay lang. Dibdibin mo, itrabaho talaga to, diba? Ganun lang talaga. Ay! Ganun lang talaga yung buhay. Kailangan tiyaga-tiyaga. Kapag walang tiyaga, walang nilaga. Ayan. Lord, thank you for this blessing. Let's eat. Ayan. So, suman. Dapat may pa to, di ba, Latif? Talking about stress, hindi yan mawawala.
lalo na sa trabaho. Yung kung siseryosohin mo yan, mauuwi pa nga yan sa depression. Yan. Kaya, i-help mo yung sarili mo. Kasi akong panghihinaan ng loob talagang walang mangyayari. Yan. Umpisahan mo sa exercise, sa loob ng bahay mo. Umpisahan mo sa pagiging productive. Mag-tupi-tupi ng mga damit, magpunas-punas ng mga alikabok, magwalis, maglaba, magluto, ganun. Tapos, yung bigyan mo time yung sarili mo, mag-zumba ka. Punta ka sa mall, mamasyal. Pagkipagkwentuhan ka. Yan, social media, TikTok ka. Yan. May TikTok din ako. Sensya na, nagsalita ako, kumakain ako. May TikTok din ako, Raquel Bautista, at Raquel Bautista 2021. Tingnan niyo, pakipusita niyo na rin sana. thank you so much. Natatapos ko ng isa, oh. Ang sarap, siguro makakadalawa ako nito. Alam niyo ba, nung unang mag-zumba, nahiya ako. Totoo, kasi may nanonood eh. Pero parang wala na lang nanonood. Parang sarili mo na lang yung mundo. Parang nagpa-perform ko. Hindi naman ako marunong sumayaw. Kasi sunod-sunod lang ako. Importante doon, nagagalaw mo yung katawan mo. Namamawis ka. Hindi naman yung bisang sumba ka eh. Talagang dancer gano'n, no? Hindi. Makisayaw ka lang, makisama ka lang. Galaw-galaw lang, gano'n. As a ginalaw-galaw mo, yung katawan mo, landan niya yun. 2 points. Malaki na subo ko, no? Kasi may mga bata na naman. Yun. Tapos, yun nga. Back to my story na. Yun. Tagal ko naka-recover. Wala nyo isa sa mga dahilan ng mga stress, yung trabaho, yan. Kung sineryoso mo. Kaya kasi knowing na yung trabaho, talagang trabaho, yan, magtatrabaho ka. Yun. Do one day at a time. Hindi mo pinaninsanan yan, eh. Talagang mayayari ka. One day at a time. Pag nalandaman mo yung pagod ka na, pahinga ka lang muna sandali. Relax. Tikit mo yung mata mo. Tingin ka sa mga dream na yan. Alam niyo ang kagandahan? Nakakatulong yung school namin, alam niyo ba? Kasi yung kapalit yun, puro green yun. Ayan, no? Narinigin po yung yung bird. Diyan palang marirelease na yung stress. Learn to, appreciate the beauty of nature. Yan. Lalo na nang lumipat kami sa Bataan. Knowing na Bataan is a very beautiful place, diba? Has a lot of, beautiful nature na pwede mong puntahan. Andiyan yung dagat, yan. Ilibin mo sa ilalim ng dagat lahat ng stress mo. Yan. Lahat ng depression. But of course, nauna dyan yung prayer. Yung trust in Lord. Na everything will pass. Ganun. Kasi, without God, we can do nothing, di ba? Kasi hirap kaya ng buhay. Sa lahat ng bagay, ang hirap. Ganun. Do not forget to smile. Tingnan mo yung sarili mo pag umaga sa salamin, smile ka. Ay, maganda, ang ganda mo. Kahit ikaw lang yung nakaka-appreciate sa beauty mo. Yung feeling ang ganda, ganun. Kasi pag gano'n, na-appreciate mo yung sarili mo, na-accept mo na yung sarili mo, doon na lumalabas na yung tunay na saya sa puso mo. Paano mo ma-accept yung paano mo mapigil yung tunay na saya sa puso mo kung ikaw mismo, nakikita mo yung sarili mo, pinaniniwalaan mo na pangit ka. Remember, walang pangit na ginawa ng Diyos. Lahat ng ginawa ng Diyos ay maganda. Diba?
So kapag yung sinasabi mong pangit ka, nagagalit yung gumawa sa'yo, diba? Ngayon pag sinabi nilang pangit ka, yung magagalit naman si Lord sa kanila kasi tinawag nilang pangit yung creator mo, diba? Yung gumawa sa'yo. Paligiran mo rin yung sarili mo ng mga totoong tao. Mga tao, ma-accept ka nila sa tunay na ikaw. Yung pangit na ikaw at saka yung magandang ikaw. Yung mahinang ikaw at yung malakas na ikaw. Yan. Yung mga trapo, itapon mo. Hindi mo yung kailangan. Makakadagdag yan sa ikasasama ng buhay mo. Malulog mo kasi depression. Isa sa mga dahilan din ng depression ay yung mga taong mali na isinasama mong pili sa buhay mo. Yan. Binisin mo. Binisin mo yung paligid mo. Tanggalin mo yung mga negative. Negative na tao. Tanggalin mo yung mga negativity sa isip mo. Oh, Diyos ko. Nakakatanda yan. Nakakatanda. At totoo lang. Alam mo yun, diba? Noong first year ko sa public school, lagi ako umiiyak. Nakakala ko nga, hindi ko matatapos yung one year, yung first year ko sa public school. As I get mature na, as I go on, sige, iyak mo lang, iyak. Iyakin ka, sige, iyak. Iyak ka lang. Ano, mawawala ko, hindi iyak pa eh, di ba? Inilalabas mo nga. Yun, sobrang iyakin ko. Tapos, marami din akong nakikita ang mga negative. Pero part lang pala yun ng maturity. Alam nyo ba? Kasi ako gumive up ako noon. Hindi ako aabot ng ganitong years sa public school. Eh ngayon nga, paano na ako eh. Yung patapos na ako, gusto ko na rin na kahit paano yung mag-i-isa na ako sa public school. Yung panibagong chapter naman yung umpisaan ko sa buhay ko. Hindi naman ako aalis dahil na hindi ko na kaya. Hindi. Aalis ako kasi dahil kaya ko pa. Hindi ako aalis na yung matanda na ako, uhudugod na ako. Tapos hindi ko na matatry yung iba pang mga bagay na gusto ko pang gawin. Ang dami ko pang gusto gawin. Sa totoo lang. Totoo. Madami pa akong gusto gawin. Kaya, syempre, hindi mo magagawa yun kung meron kang responsibility, diba? So, syempre, responsibility natin na idinagalang yung trabaho natin. Dahil ito yung nagbibigay ng kinabubuhay natin, diba? Nire-respeto natin yung trabaho. Ginagawa natin kung ano yung nararapat. Nire-respeto natin yung mga nakapaligid sa atin. Kahit na hindi mo sila nangingitian araw-araw, kahit na hindi mo sila nakakasama araw-araw, kahit na hindi mo sila tinatawag na kaibigan, pero part sila ng life mo. Kasi sila yung nakakasama mo sa araw-araw. Diba? Yung outlook lang sa buhay, yung babago yan, habang tumatanda tayo. Natututo natin baguhin yung sarili natin. Natututo natin tanggapin at i-appreciate yung mga bagay na. Maganda naman pala. Mabait naman pala siya. Nasa lobo ko siya, hindi niya akong ninitian. Uy, huwag ka mag-iisip ng masama kung hindi niya ninitian. Baka meron lang siya pinagdadaanan. Or, ako tinan nyo ha. Pag nakasalubong mo ako at hindi kita ninitian. Kasi, yung mata ko. Minsan kahit na dumaan na sa mata ko, hindi ko siya nakita. Ganun. Yun lang. Pero hindi yun sinasadya. Sa mga nakakakilala ng tunay sa akin, alam na nila na yung pagka-loyalty ko, si loyalty ng aso. Kapag nagkaibigan ako, nakipagkaibigan ako. Ilalaban kita hanggang katapusan ng buhay mo. Totoo lang. Mahalin mo, minsan naaaway kita. Wala naman perfect eh. Part nga yun ang pagiging, yung immaturity, di ba? Eh, di naman tayo mature sa lahat ng bagay, di ba? Inaamin ko naman na immature ako in other things, di ba? Sa lahat ng, hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Sa mga pagkakataon na di sinasadya, nagiging immature ako, yun.
Eh, di naman nga tayo perfect, di ba? Ganun yun. Huwag natin hanapan ng butas yung tao sa kahinaan niya. Dapat i-build natin yung bawat isa. Hmm, sarap magkape. Sarap talaga magkape. Kape tayo. Alam niyo kapag madalaw lang, sarap. We see the beauty of things if we see the goodness of everything around us. Yun lang. Cast out all the negativity. Na yan. Good morning! Good morning!